What's up mga chong-mga-chong, muli nagbabalik ang inyong lingkod, best friend in the house, friends 2 and 4. So, maaaring nakita nyo na ang title ng video natin kung saan i-unbox natin itong bagong unit ng Redmi. Itong 5S 5G, at bubuksan po natin siya at re-review lang natin siya konti. Okay po. So, bago po natin umpisahan ang ating unboxing, pasok intro. Buksan po natin, i-unbox po natin itong bagong device ng Redmagic. Yun po siya, yung likod niya, kung mababasa niyo po. Specifications po niya, pasadahan natin. Yung kanyang processor ay Qualcomm Snapdragon X865, 5G po siya. And yung kanyang dimension ay 6.65. Yung screen niya is AMOLED display. Meron po siyang turbo fan. At yung camera niya ay 64 megapixel. Sony triple camera. So Sony po yung triple, ang yung camera niya which is triple. Meron po siyang sensor na super night mode. So medyo may ganda yung kanyang camera. Yun, meron po siyang setup po niya, merong gaming shoulder triggers para po sa mga gamers na mobile. Yung stereo niya is both sa top at saka sa bottom. And then yung battery niya ay 4500 mAh. Yung battery niya ay 4,500 yung endurance niya. So yung kagandahan niya po ay meron siyang bagong cooling design which is ipapakita natin mamaya bago natin buksan. So yun nga, triple camera, battery niya is live po 4,500. So yun po, bubuksan na po natin yung ating device na kaya po natin nakuha to kasi po napilitan po tayo kasi nasira po yung ating device. So bubuksan yung ginagamit natin at ipapakita ko po sa susunod na video ko kung anong nangyari sa aking lumang Samsung S7 Edge. Shoutout naman. So yun po, bubuksan po natin. As you can see, makikita niyo po nakasil po siya. Ayan. So silyado po. Bubuksan natin ang kanyang silyadong box. Pupakinggan ng pag nag-unbox ka. Yan. Sarap pakinggan yan.
Pero pakinggan ng tunog na yun. Right? This is the moment. Watchong watchong. A few inches later. Bam. Hold up. So unang-una po, makikita pa natin yung logo ng Red Magic. Yan po. And makikita pa natin, kukunin natin yung cellphone. Meron po siyang fingerprint sensor. So yan. Makikita pa natin na meron siyang fingerprint sensor. So ngayon to say, meron siyang fingerprint sensor. Ngunit ko lang. And hindi nila tinipid sa box. Sana doon na lang nila nilagay. At sa loob. Yes, ito yung kanyang cord. Oo nga. Ito po yung kanyang power cable. Medyo maganda, magandang quality. Hindi rin tinipid sa cable. Medyo matibay siya. Next. I guess this would be the charger per se. Ayun. So ito yung kanyang power adapter. So ito yung kanyang power adapter, mga chong-chong. So from China. So marami naman tayong makikita ng adapter nito. Carabels. And fast charging po ito, mga chong-chong. At bubuksan natin ang laman ng envelope na ito. Baka may pinadalang salapi. And meron po siyang silicone case na free. Yan. Baka kasi hindi pa siya available sa market, so nag-secure na sila ng silicone case, which is a good idea para na hindi na mahirapan yung inyong lingkod. So yun lang po yung laman niya. So expect po tayo pag mga ganitong device, eh wala po talaga siyang headset. So yun lang ang laman niya, ang kanyang warranty card at ang kanyang manual, ang love letter ng Red Magic, kung saan babasahin natin mamaya para malaman natin. So yun po, yun lang ang laman ng ating device. And titingnan na natin. One eternity later. Alright, the moment of truth. Bubuksan na po natin ang ating bagong device ng Red Magic 5S 5G. So ito po yung nakikita natin palagi. Napakasarap pakinggan. Yan. So habang sinacharge ko po yung camera kanina, eh sinet up ko na po siya kasi nalobat yung camera ko. So nung nabuksan ko na siya kanina, sinet up ko na siya. So yun po, tutorial po natin. Sa upper part po ng ating camera, cellphone, ito po yung audio jack niya. So
Then dito rin yung earphone piece. Ayan, sa right side makikita nyo po. Ayan, ito yung switch for gaming. Ito yung cooler. And for the attachment, dito po yung kanyang fan, or dito po natin siya i-attach. Below naman, loudspeaker at yung kanyang charging port type C. Dito isasaksak yung ating SIM card. Sa right side naman, another cooling port, volume down and volume up, at saka yung on natin. And these two these are trigger sa mga mahilig maglaro ng PUBG. Ito, may trigger po siya dito, so Call of Duty player, PUBG, lahat po ng mga ano, meron siyang sensor for trigger dito, the part. So, yun po, bubuksan po natin. Sinetap ko lamang po siya, hindi ko siya ininstallan. Sinetap ko lamang. Password. So, ayan. So, ito po yung ating Red Magic 5S 5G. Yung button kanina, itong red, ito yung magsa-switch for game. Yun. So, dito po, auto switch ng game, which is wala pa tayong nilalagay. And, ayan po, ang ating Nubia Red Magic 5S 5G, which was officially announced last July 28, 2020. Capacity po niya ay 128 GB. Ang dimension po niya ay 168.6 by 78 by 9.8 mm. So ang bigat po niya is 218 grams. So kung kita niyo po yung palad ko, try to imagine kung gaano siya ka lapad. Ito po yung ball pen. Imagine nyo kung gano'n siya kalapad. Display niya is AMOLED. Screen niya is AMOLED display. Ang kabuuan ng kanyang screen from here to here is 6.65 inches. Maximum resolution niya ay 1080 by 2340 megapixels. So display color 16 million colors capacity niya. Pixel density is 388 ppi or pixels per inch. Yes, touchscreen. Cornering Gorilla Glass. Yan, nasa edge niya is Gorilla Glass, as you can see. And pinaka maganda niyang features is 144 hertz refresh rate. So as of now, nasa 90 hertz po siya kung makikita niya. Hindi pa kasi natin siya fully na ano, dito makikita niyo nasa 90 hertz pa lamang po siya. Hindi pa natin siya nasa-set. CPU niya is octa-core 1 by
2.84 GHz, Cairo 585 plus etc etc. GPU is Adreno 650. RAM capacity niya, memory niya ay 8 GB, merong 12 GB at 16 GB. Internal storage niya, ito pong unit na to, ang silver, ay 128 GB lang. Yung red and blue is 256 GB. So hindi naman po tayo ganun ka hilig sa games, so 128 is enough. Yun lang ang nakakalungkot sa kanya, kasi kahit ito na po yung latest, eh wala pa rin po siyang slot for external memory. Meron lamang po siyang dual SIM. Dual SIM po siya, kaso nga lang wala pa rin siyang slot for external or expandable memory. So yes, fingerprint sensor. Papakita ko lang kung gaano ka active yung kanyang fingerprint. Yun. So kano po kabilis yung ano niya, yung fingerprint niya. Yan. Mabilis po yung kanyang sensor sa fingerprint. And software po niya, eh Android 10 plus Red Magic 3.0. User interface, yes, very ano po siya. Kumbaga easy to use. Camera po niya sa likod, 64 megapixel wide plus 8 megapixel ultra wide and 2 megapixel macro. So ito po, tatlo po yung camera niya plus yung sa taas yung flash. And as you can see sa mga latest na version, umiilaw po yung part na to. At kaya ko po napili itong colorway na to, which is yung Sonic Silver, kasi medyo may edad na tayo at hindi po masyado maganda yung color red and black sa mga medyo may edad na. So yan, may LED flash sya, HDR panorama, and front camera niya is 8 megapixel. Yan po sya yung front, kanyang front camera. Yan, nano SIM network, dual SIM, Wi-Fi of course, 3.0 Type-C, 3.0 yung kanyang charging port, and Type-C, GPS, yes, with dual band GPS, GLONASS, NFC, yes, wireless charging, of course, no. Kasi po, kung okay na yung specs, hindi na kailangan ng wireless charging. Headphone jack, of course, yes, meron siyang headphone jack, which is I find it okay for me, kasi I'm used na dito yung pag naglalaro ako, dito yung slot ng audio jack, para hindi nasanay na ako na dito may slot siya, may parang may space sa wire, so nasanay na ako na ganyan yung ano ko, yung way ko na paglalaro or pag habang nakasaksak yung audio jack. And I don't know sa iba kung nasanay na rin sila. Sanayan lang yan. Capacity ng battery life is life po niya 4,500 and fast charging of course. 55 watts, 56% in 15 minutes po. So, ganun po siya kabilis. 100% total charging in 40 minutes as advertised. So, hindi pa po natin nasusubukan kung totoo ba yung 40 minutes, but we will see. Placement, non-removable. So, hindi po siya natatanggal. Pero maganda po yung kanyang quality. And, take note po mga kapatid, aluminum po itong ano niya, yung kanyang frame. So, hindi po siya, I mean, hindi siya binarat sa frame. Although plastic yung
kanyang likod, pero hindi rin siya parang binarat. And kung makikita nyo po sa likod, meron siyang Red Magic AJ, which is meaning to say itong part na to sa likod niya is merong silver na kung saan they say na best conductor of heat. So na-absorb niya yung heat, and yung cooling fan niya from here makikita nyo, and sa kabila naman to here. So yung intake at out ng heat ay malaki yung ano, chances na hindi uminit. And sabi ko nga, meron siyang slot for attachment kasi meron siyang nabibiling cooler na kung saan i-attach mo dito, parang fan na nakakabit dito. So yun po, marami po siyang attachment actually. So ito lang yung sa atin na kailangan natin. Yung media niya, video playback, yes. Video out, yes. FM radio, no. Wala na po sigurong gumagamit ng FM radio. Ringtones, yes, of course. Loudspeaker, yes. Handsfree, yes. Data is 4G LTE and 5G in our bands. SA/NSA. Speed niya is HSPA 42.2 by 5.76 Mbps LTE. That's A plus that's 5G 7. Gigabits per second DL. So ganun po siya kabilis. So yun po yung ating bagong unit na Red Magic 5G 5S, which is yung colorway niya is Sonic Silver. So yun lang mga chumachang, at umbisan ko na siyang i-explore. So diyan po nagtatapos ang ating video. Peace. Gloves out tayo ngayon, but stay tuned and God bless.